Yan, ito na yung ikakabit naming lower block. Di bali yung lower block na to, kami lang gumawa nito. Itong nilalagay namin na to, butterboard to ng kasintada. At ito namang sa loob, para naman to dito sa lower block. Ayan, ito rin yung kapartner niya. Ayan. Paglalagay nito mga kabahin, kailangan nakahulog. Kasi pag wala sa hulog to, wala rin sa hulog yung ikakabit nyong lower block or hollow blocks. Ayan, ina-align nila ngayon kasi pinapakabit ko na to. Di bali yung natatapos naming ispan, apat na. Di bali apat din dun sa dulo. Yun na yung pinupormahan namin ngayon. Yan, di bali apat din to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, ang kulang dito mga poste na lang. Pormahan na lang yung poste. Para pag nabuhusan na itong posting to, sabay-sabay na sila maglalagay ng lower block. Kasi inuuna namin to para pagtambak ng lupa dyan sa loob, okay na. May sasandala na dito. Yan, ito na yung ikakabit naming lower block. Di bali yung lower block na to, kami lang gumawa nito. Yan, ipapakita ko rin sa inyo kung paano namin to ginawa. Gagawa na lang ako ng hiwalay na video sa paggawa namin ito. Sinilayout na rin namin yung pagpapatungan. Yan, dyan namin siya ipapatong. Hinarangan lang namin ng plywood para yung halo hindi malaglag. Di bali yung napapatungan ng lower block, mayroon siyang bakal na horizontal para dito lahat itatali yung mga vertical. Ito na yung unang patong namin ng lower block. Yung vertical bar nakatali dito sa linagay naming horizontal bar. Yan, ito yung makikita nyo sa loob. Pag ganun yung lower. Di bali nakakatatlong patong na kami. Pag nasa loob kayo, ganito yung makikita nyo. Yan, makikita nyo yung tao sa labas. Yan yung vertical namin, kada dalawang lower. Andar dalawa. Wala na siyang horizontal. Kasi pag naglagay kayo ng horizontal, makikita dito sa butas. Di bali, walong patong to. Pag nasa labas naman kayo, ganito yung makikita. Hindi nyo makikita yung tao sa loob kung hindi kayo bumabang ganito. Eh pero pag nasa loob kayo, kitang-kita nyo yung tao sa labas. Di bali nakakatatlong patong na rin kami dito sa ikalawang span. Yung ginawa nila kanina, ito, walong patong na to. Hanggang dyan na lang yan. Tapos sa taas nyan may beam yan. Ay, itong side na to mga kabayan, nasa labas ako ngayon. Di bali yung sa walong patong na yan, yung nakikita nyo naikabit na yun na lower, ang naubos naming siminto dyan dalawa. Yung hollow namin 1-3, isang simento, tatlong buhangin.
Yan yung naubos namin dyan. Di bali ito, hollow block lang lahat to. Pinapaasintadahan ko na rin to para mabuhusan na namin yung beam, kasi pinapagawa ko na rin yung sa dulo saka ito. Ito tapos na, kaya pwede na namin lagyan ng beam yan. Yan, para mabuhusan na rin tong mga poste nito. Bali, ito yung nagawa namin ngayon. Ang gumawa nito, dalawang mason saka isang labor. Dalawang ispa na gawa nila ito. Yung isang ispa na yan saka yung isang ispa na yan, yan yung nagawa ng dalawang mason isang labor maghapon. Itong asintada namin, kaya malalaki yung mortar niya, kasi sinukat siya doon sa ibabaw ng lover. Yan. Kailangan pag huling patong ng hollow blocks, kalibil siya ng lover block para pag nag-beam, magkalibil sila. Yan, nagpo-forma na kami ng poste. Yan, magkabilaan to, mga kabayan, posting to. Tapos dito sa gitna, butas to. Kaya makikita yung loob. Yung laki niya ng butas 12 cm, yung hindi lang makapasok yung tao. Yan, pero yung beam dyan sa taas, magkakabitan siya. Parang pagdaan ng beam dyan, iikot sa taas. Pero sa taas lang, kasi may butas dito. Ito na yung pangalawang araw namin sa pag-i-install ng lover block. Yan, ito matatapos to ngayon sa kayon, dalawang ispan. Tapos siyang hollow block, matatapos din yan ngayon. At kinakabitan na nila ng butterboard yung pagtatalian ng tansi. Yan, ito mayroon na. Ito yung sa hollow blocks dito. Ito namang sa loob para sa lower block. Itong dalawang posting to, nabuhusan na to. Babak kasi na lang bukas yan. Dito na yung pangalawang araw sa pagkakabit ng lower block. Ngayon natapos na nila itong side ng bakod na to. Yan, sunod na babakuran namin yung sa harap na lang. Yan, tapos na lahat yung lower block dito. Dinudugtungan na lang yung poste. Dibali mga poste na lang yung kulang dito. Tapos ito na lang yung aasintadahan nila. Tapos poste na lahat. Yan ang isusunod namin, puro na biga sa ibabaw ng bakod. Marami palang nagtatanong sa akin, ba't ganito daw yung asintada namin dito. Yung ganito pong klaseng pag-aasintada, mga kabayan, ang tawag po dito stack band. Yun pong salit-salitan yung patong, running band naman yon. Kaya medyo kinapal ka pala yung mortar para pag nag huling patong ng hollow blocks, nakalibil dun sa lower block.
naka-apat na posti na kami ngayong araw. Di bali bukas baka matapos na nila yan, pagtutulong-tulungan na nila lahat. Bago ko pala tapusin mga kabayan yung video ko, shoutout po muna ulit tayo. Shoutout po kay Harry Salvador at kay Argyman from Guam. At shoutout po kay Pipoy A from Quezon City. At kay Bino Kulapo from Abu Dhabi. At shoutout kay Nads Dado from UAE. At shoutout kay Renato De La Cruz from Jeddah. At shoutout kay Irving Antonio from Australia. At shoutout po kay Efren Gomez and Oxnard family from California. Yan po mga kabayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.